Okay, ngayong gabing ito, tayo po ay magbukas ng ating Bible sa Thessalonica, no? Sa ikalawang sulat ni Pablo sa Thessalonica, yun, chapter 3 tayo. Kukunin muna natin yung konting background ng Thessalonica. Ito ay patuloy ang pagkalito ng mga kapatid sa Thessalonica tungkol sa pagbabalik ni Kristo. Sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, tinalakay niya ang maling akala na nakabalik na ang Panginoon. Ipinapaliwanag niya na hindi magaganap ang pagbabalik ni Kristo hanggat hindi lumilitaw ang tinatawag na suwail. Sino kaya yung suwail? Ano po? Ayan, pag-aralan yun sa Thessalonica chapter 2, nandyan yun yung suwail. Okay? Sino kaya yung suwail na yon? Bakit kaya? Aabot sa sukdulan ang kasamaan sa ilalim ng pamumuno ng suwail. Manatiling matatag sa pananampalataya sa kabila ng mga kaguluhan at kahirapan. Dapat silang magtrabaho para sa kanilang ikabubuhay gaya ng ginawa niya at ng kanyang mga kasamahan. At dapat din silang magtiyaga sa paggawa ng mabuti. So ito yung brief introduction sa 2 Thessalonian. Bakit nagsulat siya ng 1 Thessalonian? Bakit nagsulat siya ng pangalawang Thessalonian? Because Pablo wants to remind, no? Gusto niyang paalalahanan yung mga maling katuruan na si Kristo ay bumalik na. Meron siya sabi, hindi pa bumalik, no? Hindi yan babalik si Kristo hanggat sabi nga niya, aabot sa sukdulan ng kasamaan sa ilalim ng pamumuno ng suwail. Ano kaya yung suwail? Yan ay assignment natin, no? Pag-aralan natin yung sino, ano kaya yung suwail? Sa susunod na pag-aralan, or basahin ninyo ang 2 Thessalonica chapter 2. Tingnan niyo kung sino ba yung suwail doon, no? Kasi ang ating focus ngayon ay chapter 3 verse 1 to 5, no? At saka dito una yon, no? Pangalawang pinag-usapan dito yung ang akala kasi ng taga-Thessalonica na nakabalik na si Kristo. Ngayon i-discuss na 'yon na hindi pa, no? Yung pangalawa din dito, binibigyan din dito ng apostol na dapat silang manatiling matatag sa pananampalataya. So, sabi niya, dahil nga hindi pa nakabalik, kung ano man ang mangyayari, kailangan maging matatag sa pananampalataya sa kabila ng kaguluhan at kahirapan. So, yun ang tagubili ni Pablo, no? Ngayon, so si Pablo, he recognized, no? Kinikilala ni Pablo yung kaguluhan at kahirapan sa kanyang panahon, no? Sa panahon ng Thessalonica. Kaya yung konteksto noon kung pinapalalahanan ni Pablo ang mga taga-Thessalonica na kayo ay maging matatag sa pananampalataya because Pablo knew, no, alam talaga niya na may kahirapan at meron tagang kaguluhan na nangyayari sa panahon. So, it is a context of ano yung setting or ano yung kanilang kalagayan noon, yun din ay kalagayan natin ngayon. Meron ding kahirapan, meron ding kaguluhan. Okay? So, sabi niya, yung una, yung pagbabalik ni Kristo, pinapaliwanag niya. Yung pangalawa ay kailangan maging matatag sa pananampalataya. At yung pangatlo ay sabi niya dapat silang magtrabaho para sa kanilang ikabubuhay. So Paul recognizes yung work, no? Theology of work, yung pagtatrabaho. Bawal lang tamad, no? Kaya in 2 Thessalonica chapter 3 verse 6, no? Pinagbabawalan niya yung mga tamad. No, meron siya doon, mga kapatid, inuutos sa inyo na sa pangalan ni Yesu Kristo, layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga turo na ibinibigay namin sa inyo. So meaning, very clear sa Bible, si Pablo nagtuturo na bawal ang tamad. No? Klaro yun. No? Dapat magtrabaho para sa ikabubuhay. Okay? Tapos, sabi niya dito, dapat din silang magtiyaga sa paggawa ng mabuti. So, ang pinag-usapan dito, yung
ipinaliwanag niya yung pagbabalik ni Kristo. Yung pangalawa, binigyan din niya yung manatiling matatag sa kabila ng matatag ang pananampalataya sa kabila ng kaguluhan at kahirapan. Yung pang-apat ay kailangan magtrabaho para sa ikabubuhay, no? Kaya I really hate people. Ako galit na galit ako sa mga taong akala mo ay alam mo yung I'm so sorry ha. I really hate people na babalik naman si Kristo, baka pwede na lang. Alam yung makikita mo na ang lakas-lakas pa, tapos walang ginagawa, kundi alam mo yung mabubuhay na lang sa hingi, no? Kumbaga, hindi pinaghihirapan. So, it's not easy also to, parang ang hirap din yun sa buhay na hindi mo pinaghirapan yung, ano. So, si Pablo, sabi niya dito, kailangan mong magsipag, magtiyaga sa ikabubuhay, no? Maghanap buhay, magtrabaho. Okay? So sabi niya dito, dapat din silang magtiyaga. Pakilan na yon, dapat din silang magtiyaga sa paggawa ng mabuti. Yung panglima na pinag-usapan dito ni Pablo ay magtiyaga sa paggawa ng mabuti. So nandoon na yung paglilinaw niya patungkol kay Kristo, no? Pangalawa, paglilinaw niya sa patungkol kay Kristo. Pangalawa, binigyan din yung magiging matatag sa pananampalataya, huwag mawalan ng pag-asa. Yung pangatlo ay dapat magtrabaho, bawal ang tamad, no? Diretso, no? Magtrabaho sa ikabubuhay, bawal ang tamad. At yung pang-apat ay sabi niya dito, dapat din silang magtiyaga sa paggawa ng mabuti. Nandoon na yung pagsisikap mo, magtrabaho sa ikabubuhay, huwag mong kalimutan ang gumawa ng mabuti. Okay? Pero hindi niya sinabi ditong abusuhin ang kabutihan. Tandaan natin na gumawa ng mabuti. Hindi aabusuhin ang kabutihan. Okay? So, kailangan maging balanse. Ngayon sa gabing ito, yun ay background ng 2 Thessalonica. Pupunta tayo doon sa chapter 3. No? Meron siya ditong chapter 3, ni-remind. Mga kapatid, sabi niya sa verse 1, bilang pagtatapos, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at parangalan ng lahat tulad ng ginawa ninyo. Idalangin din ninyong maligtas kami sa mga taong mapaminsala at masasama sapagkat hindi lahat ay may pananampalataya sa Diyos. Ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na sinusunod ninyo at patuloy na susundin ang mga itinuturo namin sa inyo. Patnubayan nawa kayo ng Panginoon upang lalo ninyong maunawaan ang pag-ibig ng Diyos at ang katatagang nagmumula kay Kristo. Now, very timely ito na i-remind natin sa ating mga sarili. Una dito, yung prinsipyo dito na sabi niya, mga kapatid, bilang pagtatapos. Ito ay pagtatapos yung sulat, no? Yung sulat kasi ay yung 2 Thessalonica hanggang chapter 3 lang. Dito, mapapansin natin si Pablo, ni-recognize niya yung panalangin ninyo, no? Yung ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at parangalan ng lahat tulad ng ginawa ninyo. Ano yung ibig sabihin dito? Paul asked help, no? Humingi siya ng panalangin. It means alam niya kung gaano kakapangyarihan o makapangyarihan ang panalangin. Diba? Ang purpose kasi dito, mabilis na lumaganap at parangalan ng lahat tulad ng ginawa ninyo. Madaling salita, gaano kahalaga ang panalangin ng magkakapatid o mga kapatiran? Diba? Sabi niya, mga kapatid, bilang pagtatapos, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon. Bilang silang mga tagapagpahayag, ipanalangin, no? Now, anong ibig ko sabihin dito? Yung prinsipyo number one, as a church, as ikaw nasa tahanan ngayon, nasa bahay ka ngayon, hindi ka man nakapunta dito sa
hindi ka man nakapunta dito sa simbahan dahil nga maraming bawal, or dahil nga 60 years old ka na, or dahil 20 years old pababa ka. But remember, Paul reminds us, number one principle, yung kahalagahan ng iyong panalangin para sa iyong kapatiran. Alam niyo yun, yung ikaw ay nanalangin para sa iba. Ang sarap noon. No, sa kanya yun ay napakahalaga. Napakahalaga na ipanalangin mo sila. Ipanalangin mo yung mga kapatid mo. Ipanalangin mo yung iba. Amen? So that's how Paul give the importance, no, gaano kahalaga ang panalangin para sa iba. Number two, sabi niya dito, idalangin din ninyong maligtas kami sa mga taong mapaminsala at masasama, sapagkat hindi lahat ay may pananampalataya sa Diyos. Okay? Ang focus doon, ipanalangin sila. Sila, sino yan sila? Sila Pablo, yung mga apostoles noon na nag-preach ng Word of God, ipanalangin sila, i-adya sila sa mga tao. This is also a continuation of the message of Pastor Lawrence last Sunday ng Our Father. Dalawang Sunday pinag-usapan yung Our Father, na nandun sa baba yung i-adya mo kami sa lahat ng masasama. Dito klaro, kasi naniwala si Pablo na hindi lahat ay may pananampalataya sa Diyos. Hindi rin naman talaga madali ngayong panahong ito, hindi madali. No, kahit nga sa bahay natin, no, sa pamilya natin, marami dyan walang mapananampalataya sa Diyos. Kunting kembot lang, kunting problema lang, kunting ano, pag nakapagmura, pag nakapagganito, halos wala, nawawala sa sarili. Bakit? Kulang yung kanilang pananampalataya. You have to pray. Manalangin. Number three, sabi niya, ngunit tapat ang Panginoon. Yung una at pangalawa, sabi niya, ipagpipray mo kami para ang purpose ng ipanalangin sila para mas mapabilis i-share yung Word of God. Yung pangalawa, bakit ipanalangin? Para maprotektahan sila sa mga taong masasama. Pero yung number three, sabi niya, it is a word of promise. Sabi niya, ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Ang sabi doon niya sa 2, sabi niya, may mga tao talaga na walang pananampalataya, may mapaminsala at masasama. He recognizes talaga may mga may masasama, may mapaminsala. Pero ang sabi niya, tapat ang Panginoon. Magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masasama. Oo, may masama. Oo, may mapaminsala. Pero tapat ang ating Panginoon na siyang magpuprotekta, siya ang magpuprotekta, mag-iingat sa atin laban sa mga masasama. Okay? Number four, sabi niya, dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na sinusunod ninyo at patuloy na susundin ang mga itunuro namin sa inyo. Ito na yung point ko kanina. Sabi ko kanina, kahit hindi kayo nakapunta ng simbahan, hindi tayo nagkikita-kita, marami tayong mga restrictions, no? Hindi tayo nakapunta ng ganito, hindi natin alam yung sitwasyon ng bawat isa. Pero si Paul dito, napakaklaro, ang sabi niya, malaki ang aming pagtitiwala. It means may tiwala ang Panginoon, si Pablo, na sinusunod nila ang mga itinuturo o mga katuruan. Dahil, ano sabi niya? Malaki ang aming pagtitiwala na sinusunod ninyo at patuloy na susundin ang may turo namin sa inyo dahil sa Panginoon. It means, hindi dahil sa turo nila, hindi dahil sa pamaraan ng pagtuturo nila, sa pamaraan na nagpunta sila, araw-araw sila nagpunta ng school, araw-araw sila nagpunta sa simbahan, hindi, it was because dahil sa Panginoon. Tandaan po natin yon. Hindi dahil araw-araw ka nagsimba, araw-araw ka nagpupunta ng ganito, araw-araw ka ng ganito. No, it's not. Sinusunod mo ang itinuturo, ang katuruan ng Bible, itinuturo ng kung ano ang pamumuhay, yung Christian living na pinag-usapan natin last Wednesday, no, yung pamumuhay na bilang isang Kristiyano, hindi dahil kung anong kaya mo, kung hindi dahil yan sa kakayanan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. Amen? So ang sinabi niya, dahil sa Panginoon, malaki ang tiwala at pagtitiwala na sinusunod ninyo at patuloy na susundin ang mga itinuturo namin sa inyo. It was the context of Thessalonica, it will be also a context or a message
or ito din ay mensahe para sa atin ngayong panahong ito, na kahit hindi tayo nagkikitaan, dahil sa Panginoon, sinusunod natin yung katuruan na itinagubilin ni Pablo sa Thessalonica, at higit sa lahat yung mga tinuturo natin with biblical principle. Okay? So, sabi ko nga, nakailang taon na ba ako sa pagiging Kristiyano? Wala naman akong nakikitang, hindi pa na ituturo yata, no? Yung tinuturo ni Pastor Verer, kasi sa salita ng Diyos, kung paulit-ulit man natin na naringgan, hindi yan naluluma, it's refreshing, no? Refreshment lagi yan. Kaya ang sabi nga doon sa awitin, sa Psalm, ito'y laging sariwa, no? Yung salita ng Diyos, kahit uulit-ulitin mo yun habang nabubuhay ka, hindi yan naluluma. It is a refreshment, no? Ito'y laging sariwa sa bawat uma. Kahit ulit-ulitin man yon, yun ay laging sariwa sa atin. It is also a reminders for us. Ito ay paalala sa atin upang mamuhay tayo na ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? So patuloy na sundin ang mga itinuturo ng Diyos, itinuturo ng Biblia. Okay? Number 5 and last thing, sabi niya, patnubayan nawa kayo ng Panginoon upang lalo ninyong maunawaan ang pag-ibig ng Diyos at ang katatagang nagmumula kay Kristo Jesus. Tandaan natin yung point kanina, maging matatag tayo. Yung konteksto, di ba kanina, maging matatag sa kabila, sabi niya, sa kabila ng kaguluhan at kahirapan. Tandaan, ang sabi niya dito, yung patnubay ng Diyos, no? Patnubay ng Panginoon ay siyang dahilan ng ating patnubay ng Panginoon, yun ang dahilan upang tayo ay maging matatag sa pananampalataya. Ito yung kanyang patnubayan nawa kayo ng Panginoon. Parang ito yung benediction lagi ni Pastor, no, yung benediction at the end of our worship service. Ito yung prayer at the end, ito yung panalangin na patnubayan nawa tayo ng Panginoon na lalo pa nating maunawaan yung pag-ibig ng Diyos at katatagang nagmumula kay Kristo Jesus. Ang aking tanong, hanggang ngayon po ba, no, ngayon po ba, sino sa atin ang hindi pa naunawaan ang pag-ibig ng Diyos? Kung meron man, no? Kung meron man sa atin na hindi pa niya naunawaan yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, mas higit mong pagtibayin yung iyong pananampalataya sa Diyos. Mas higit mong lapit o mas higit kang lumapit o lalapit sa Diyos upang maunawaan mo yung pag-ibig niya sa iyo. Minsan, iniisip natin, bakit kaya ginagawa ito ng Diyos? Hindi talaga natin masasagot. Maraming mga bagay na hindi natin kayang sagutin, no? But one thing that we can do sa panahon na hindi na natin kayang sagutin ay yung lumapit at lalapit tayo sa ating Panginoon. At ano sabi niya dito? At ang katatagang nagmumula kay Kristo, maging matatag tayo dahil alam po natin na ang ating Diyos, ang ating Panginoon ay buhay. Buhay kailan paman. Mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Kristo Jesus ang siyang dahilan kung bakit tayo ay dapat o maging matatag sa ating pananampalataya sa kabila ng kaguluhan at kahirapan. So what's the context tonight, sa gabing ito? Ano yung mensahe niya? Kahirapan, oo, meron. Ekonomiya natin, napakahirap. Yung, halos na, ibig sabihin nga, wala na, sarado na, di ba? Wala nang napanuuran. Pagtawagan ko nga ang nanay at tatay ko, wala na, natutulog na, alas 8 pa lang, alas 7 pa lang. Bakit? Wala nang ABS-CBN. Maraming mga hamon, itong COVID-19, habang tumatagal, nagtataas, tumataas ng tumataas, no? Yung iba nga, nagme-message sa akin, Pastor, asa na kayo yung SAP, di ba? Yung SAP, di ba? So, very, very, what is this? Ang daming challenge ngayon, no? Ang daming kahirapan, ang daming kaguluhan, pero hindi yan ang dahilan upang tayo ay susuko. Hindi yan dahilan upang tayo ay sumuko. Tayo mga Pilipino, matatag tayo doon.
Walang nagpapakamatay dahil hindi natin kayang harapin yung mga suliranin na yan. Alam ko may magpapakamatay dahil may mga maraming mga dahilan. Pero tayo mga Kristiyano, we have our God, a living God. Buhay si Kristo. Meron tayong Diyos na mapagmahal. Meron tayong Diyos na mahabagin. Meron tayong Diyos na malalapitan, na sa panahong walang wala, sa panahon na magulo, sa panahon na mahirap, He is always available 7 days, 24 hours. Minuto, we can call on Him. Kaya mga kapatid, the message of Paul in 2 Thessalonica is also the message para sa ating mga manampalataya ngayong panahong ito. Kaguluhan, kahirapan, in Jesus' name, we know that we can survive. Lahat ng mga hamon, we have our God that we can rely on, we can depend on, we can come anytime. Ikaw lang naman inaantay eh. Madalas, alam naman natin ang Diyos ay available, no? Yung kanyang biyaya, yung kanyang habag. Ikaw lang naman inaantay, kapatid. Dinidibdib mo yung lahat ng mga suliranin ng mundo, eh, inantay ka lang din naman ng Diyos na lalapit sa Kanya. Kaya nga, basahin mo yung baba, no? Chapter 3 din ng Thessalonica, eh, pinagbabawal din yung tamad. Kaya mga kapatid, kung sa gabing ito, eh, mayroon kang suliranin, gulong-gulo na, eh, huwag kang tamad, lapit ka sa Diyos. Dahil nire-remind din tayo ni Pablo na bawal din ang tamad. Dahil kung tamad kang lumapit sa Diyos, eh, tamad ka rin manalangin. Kaya, tandaan natin na ang mensahe ng Diyos is refreshing, laging sariwa, hindi yan nagbabago, hindi yan naluluma. Ang kanyang pangako, hindi rin naluluma yan. Kung hindi mo man natanggap ngayon, matatanggap at matatanggap mo rin yan. Alam mong gagawin mo, huwag kang sumuko. Sa kabila ng kaguluhan at kahirapan, meron tayong Diyos na makapangyarihan. Nakikinig, handang umalalay, aalalay, at kahit nga buhay niya, binigay niya na sa atin. Kaya, what are you waiting for? Ano pang inaantay mo? Ano pa bang dinadoubt mo? Just come. Sabi nga niya, una, sabi niya sa verse 1, you have to pray. Pray not only for yourself, but pray for others. It's a big fulfillment. Ang sarap manalangin para sa iba. At yung makita mo na may katagumpayan yung iba, huwag kang magselos kung ang prayer request ng iba eh nasagot yung prayer request mo, hindi. Pero ang saya-saya mo. Ewan ko ba, ang saya-saya namin kami na nanalangin at maranasan namin yung may mga panalangin na sasagot. Ang sarap. Di ko nga alam, lumuha na pala ako at umiyak na ako. Narinig ko lang yung voice record ni Brother Noel, kasi answered prayer kay Brother Rodney. Ang sarap, no? Malaman ko na si Brother Butch ay balik na rin sa trabaho, no? Napakasarap, no? Answered prayer para sa iba is also a fulfillment or joy sa puso natin na makita yung kapatiran natin na may kasagutan sa panalangin. Yung number two, yung sinabi niya doon, kung may nanalangin, huwag tayong matakot dahil ang Diyos ay tapat. Sabi nga niya doon, ang Diyos ay tapat, handang lumaban sa atin
at puprotektahan tayo laban sa mga masasama. Mga kapatid, hindi pinapangako ng Diyos at hindi niya sinasabing walang masasama sa mundong ito. Meron talagang mapagmanakit dyan. Saktan ka sa damdamin, no? Pag nagmahal ka, sinaktan ka, binahal mo na nga, sinaktan ka pa. Diba? Meron din dyan, hindi lang saktan ka, kundi talagang pagtripan ka pa. Marami pa dyan, pero ang pangako ng Diyos, siya ay laging tapat. Poprotektahan tayo niya laban sa mga masasama. Mga kapatid, sa gabing ito, God is with us, and that is Emmanuel. Remember that this church named after because we believe God is with us. Ang sarap sa pakiramdam, sabi nga Sister Maan, ang sarap marinig na maraming magpapatotoo dahil maraming sinasagot ang Panginoon. Hallelujah! Sa Emmanuel Christian Church, maasahan natin na meron talagang manalangin para sa atin. May mga buhay talaga dyan na nakalaan para ipanalangin ka. May mga buhay talaga dyan, walang ibang ginagawa kundi ipanalangin yung panapanalangin mo. And that's what we believe for. That in prayer, there is always an answer. For God is nothing. For God, nothing is impossible. Through prayers. Mga kapatid, sa gabing ito, ano man ang inyong mga pinagdadaanan, let's come to the Lord and believe that He will protect us. He will strengthen our faith, yung ating pananampalataya. Palalakasin niya, patatatagin niya ang ating pananampalataya sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng kahirapan, maging matatag tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah.